Wednesday morning po sa ating lahat at isa pong malaking kagalakang muli sa akin ang tayo po ay magkaroon ng panahon para muling magbulay-bulay ng salita ng ating Panginoon sa ikalalakas at ikalalago ng ating pananampalataya. So bago po tayo mag-umpisa ay tayo po muna ay sandaling manalangin. Pinupulit, dinadakila ka namin sa umagang ito, O Panginoon, dahil sa walang sawang pag-iingat at pangangalaga mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, O Panginoon, sa napakagandang umagang ito na binigyan mo muli kami ng pagkakataon na kami ay magsama-sama sa pag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin ko po, Panginoon, ng mga anak mo na patuloy naming nakakasama sa ganitong gawain, ay patuloy mo po silang pagpalain at ipahayag mo po ang iyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa kanila. Alam po namin, Panginoon, na higit naming kailangan ang iyong mga salita kaysa sa mga material na bagay upang kami ay mabuhay. Kaya po, Panginoon, sa umagang ito, hinihiling ko po na buksan mo ang aming puso't isipan at tulungan mo kami na maihanda namin ang aming mga sarili para sa mensahe na aming mapapakinggan sa umagang ito, na sana po, Panginoon, ito ay maging pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pagpubulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan sa sulat sa Lumang Tipan, sa 2 Samuel, talatang 6, or kabanatang 6, talatang 14 hanggang 19. Kung inyo pong natatandaan ang atin pong devotion kahapon, ay yung buong kabanata ng 2 Samuel chapter 6. Pero ngayon po, bibigyan po natin ng diin yung ilang talata mula sa 14, talatang 14 hanggang 19. Samahan niyo po ako kung kayo ay may mga hawak na banal na kasulatan. Isinuot ni David ang isang linong ephod at nagsasayaw siya sa harapan ni Yahweh. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trumpeta. Nang sila'y papasok na sa lungsod, si David ay naglululundag at nagsasasayaw. Nang siya'y madungawan ni Mikal, na anak ni Saul, hindi nagustuhan ang ginawa niya. Ipinasok nila sa tolda ang kabanang tipan at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David na may muling nag-alay ng mga handog na susunugin sa harapan ni Yahweh. Pagkatapos, binasbasa niya ang mga tao sa pangalan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Bago nagsiuwi ang lahat ng mga Israelita, lalaki man o babae, sila'y pinakain ng tinapay, karne at pasas. Ito po ang salita ng Diyos. Ito pong 2 Samuel chapter 6,
No, dito po kung babasahin po natin ang buong kabanata, ito po ay ang pagpupuri ni David sa Panginoon sa matagumpay na paglilipat ng kabanang tipan sa Jerusalem. Sa panahon pong ito, si David na ang kinikilalang hari ng Israel at ang nais ni David ay kunin ang kabanang tipan at dalhin ito sa Jerusalem, ang kaniyang bayan, na siya na noon ang capital city o kabisera ng Israel. Dahil sa matagumpay na pagkuha o paglilipat ng kabanang tipan, pinapurihan ni David ang Panginoon. Sa tagpong ito, ano kaya ang maaari nating makita upang kapulutan natin ng aral na maiuugnay natin sa ating buhay sa kasalukuyan? Sa atin pong binasa, mula po sa talatang 14, kung atin pong uunawain, no, sa akin pong pagkaunawa, ito po ay nagpapakita ng isang tunay na kagalakan, dala ng tagumpay matapos ang isang kabiguan. Sa unang pagtatangka ni David, ay nabigo siyang madala ang kabanang tipan mula sa Baali Juda, sa bahay ni Abinadab, papuntang Jerusalem. Ito ay dahil sa isang pagkakamali na nauwi sa kamatayan ni Usa na anak ni Abinadab. Kaya dinala na lamang nila ito sa bahay ni Obed-Edom na taga-Gat. Ang tagpong ito ay nagdala ng iba't ibang emosyon kay David, gaya ng pagkatakot, galit at lungkot. Pero hindi siya nawala ng pag-asa, kaya naranasan din niya ang tagumpay. Ano po yung aral na ating matutunan dito? Hindi sa lahat ng pagkakataon, ang ating ninanais ay madali nating makukuha. May pagkakataon talaga na makakaranas muna tayo ng kabiguan sa anumang mga kadalhilanan. Pero kung batid natin na ang ating layunin ay para sa kabutihan, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. At mas lalong hindi tayo dapat sumuko. Kahit paminsan-minsan, alalahanin din po natin yung ating ilang mga kasabihan na ang umaayaw ay di nagwawagi at ang nagwawagi ay di umaayaw. At meron pa pong isa dyan na sabi, kapag tayo ay may tiyaga, meron pong nilaga. So marami po tayong alam na kwento na pag tayo daw po minsan ay nabigo doon sa ating balakin, minsan nadadala na tayo, pero ang sabi po dito, dapat huwag tayong mawala ng pag-asa. Minsan po ang iba nagtatry din, nagtatry uli or sinusubukan muli nila, maaring sa ibang kaparaanan naman, dahil ang gusto po nila ay matupad yung kanilang mga naisin. No, gaya po ng kwento ng isa sa ating Miss Universe, si Pia Wurzbach po ba yun, yung natalo siya, hindi siya napabilang, pero nag-try po uli siya hanggang sa siya ay napili na maging representative ng Pilipinas sa Miss Universe at nakuha po niya yung tagumpay. Siya po ay nanalo ng Miss Universe. So, dahil sa kanyang pagsisikap, pagtitiyaga na kahit na siya ay minsang nabigo pero ipinagpatuloy niya po dahil yun po ang gusto niya, kaya't nakita po natin yung kanyang katagumpayan. So sa pangalawa po, no, ano po yung aking pagkaunawa dito? Ito ay nagpakita ng pagkaunawa sa kamalian na kaniyang nagawa. Sa loob po ng 3 buwan na ang kabanang tipan ay nasa tahanan ni Obed-Edom, pinagpala ng Diyos si Obed-Edom. Kaya marahil, naging dahilan ito para kay David na suriin ang sitwasyon. At matapos mapag-isipan, muli po niyang isinagawa ang paglilipat o ang pagkuha ng kabanang tipan sa bahay ni Obed-Edom at dalhin ito sa Jerusalem. Ano ang nakita nating pagkakamali
sa naunang pagtatangka na nauwi pa sa kasawian ni Usa. Naging challenge po sa akin itong mga talatang ito, kaya naghanap po ako ng ilang verse na makapagbibigay sa akin ng kaalaman para maunawaan po kung bakit ito nangyari. So, sinabi po dito na kaya nauwi, no, sa kabiguan yung kanyang unang pakay dahil hindi po nasunod ni Haring David ang tamang pamamaraan sa paglilipat ng kabanang tipan. Meron po kasi dapat angkan, no, nakalaan or kung sino ang angkan na dapat mamahala, at hindi po yun nasunod. Kung gusto niyo pong basahin yung Exodus 25 verses 10 to 22 at saka yung pong Numbers or yung Bilang chapter 4 verse 15. Ito po makikita, mababasa niyo po dito kung ano yung pagkakamali na hindi po nasunod ni Haring David. At ito nga po, meron dito, sabi nga, merong angka na dapat mga siwa doon sa paglilipat na yon, pero doon po sa nangyari, hindi po ito nasunod. Kahit yung aral po dito ay gaano man kabuti o kaganda ang ating layunin, dapat nating tandaan ng ating kaparaanan ay naaayon pa rin sa kalooban o kaparaanan ng Diyos. Ito ay upang maranasan natin ang tunay na tagumpay sa ginawa po ni David. Tinangka niyang ilipat ang kabanang tipan sa kanyang sariling kapakanan at hindi sa pamaraanang itinakda ng Diyos sa pasimula pa lang ng gawin ang kaban ng tipan. So ang pangatlo po, ito ay nagpapakita rin sa kung sino ang pangunahin o number one sa puso ni David. Hindi ikinatuwa ni Mikal na anak ni Saul ang nakita niyang ginawa ni David. Para kay Mikal, si David ay parang isang baliw na hari. Pero hindi si Mikal ang nais ni David na mabigyan ng kaluguran, kundi ang Diyos. Kaya anuman ang isipin at sabihin ni Mikal, unang sino man, kay David, hindi ito makakapigil sa kanyang patuloy na paglilingkod at para mabigyan po ng kapurihan ang Panginoon. Ginawa po niya ang nararapat dahil ang sabi nga po niya, hindi makakahadlang ang kung anong sabihin ni Numan. Ang mahalaga, alam niya sa sarili niya na ang kanyang ginagawa ay magbibigay kapurihan at kaluguran sa ating Panginoon. So may mga aral po dito. May mga pamaraan tayo, no? Iba't ibang kapamaraanan ng pagsamba at pagpupuri sa Diyos na maaaring hindi po nauunawaan ng iba. Kaya minsan ay napag-iisipan tayo ng hindi maganda o napipintasan tayo, lalo na ng ating mga kapwa mananampalataya. Sa akin pong karanasan, meron pong mga pagkakataon na nangyayari po sa isang pagpupulong, maging sa loob o sa labas ng iglesia, no, hindi po maiwasan yung pagtatalo-talo. At ito po minsan ay nauuwi sa hindi maganda. Nagkakasamaan ng loob. At ang mga ginagawa po ng mga taong involved, minsan nagtatampo dahil nagdamdam, nasaktan, no, ang alam po nilang gawin is umalis na lamang, no. Pero itinuturo po sa atin sa talatang ito na okay sa akin po, kaya ako tumatanggap ng posisyon na alam ko po sa sarili ko hindi ko po kaya. Pero iniisip ko po yun na yun ay tawag ng Panginoon. Diba gusto kong ipaglingkod ang buhay ko sa Panginoon? Ngayong andyan na, binigyan ka ng isang posisyon o katungkulan. So, hindi po dapat maging hadlang yung iniisip mong kahinaan. Harapin mo yan at subukan mo, isipin mo na may magagawa ang Diyos sa buhay mo. Kasama mo siya dahil maganda ang iyong layunin. Gusto mong gamitin yung buhay mo?
Ipagagamit mo yan sa Panginoon. Ako po'y naniniwala na kasama ko ang Diyos para magampanan ko yung aking tungkulin. So, isa po ito na pagpapasalamat. Dahil nakikita ko po kung paano gumagawa, kumikilos ang Diyos sa aking buhay. At ito po ay isang paraan ng aking pasasalamat sa Panginoon. Na kung ano man ang ibigay po sa akin, mahirap man ito o ano man ito, no? Pero hindi po dapat hadlangan ng anuman. Ang mahalaga, yung iyong naisin na mailapit ang buhay mo sa Panginoon, na maihayag mo yung iyong pasasalamat na may kagalakan sa iyong puso, yun po ang sa palagay ko ay magandang makita ng ating Panginoon. So kung sa atin pong paglilingkod, andyan tayo, sana po kung may makita tayo na mga tao o ano man ang ating marinig, ano man ang ating makita, dapat hindi po yun maging hadlang. No, magpatuloy tayo. Hindi po dapat tayo sumuko. Harapin po natin ang problema. Sa alam ko, nakasama natin ang Panginoon, lalo't lalo na sa kanyang gawain. Kasi wala po tayong naisin, kundi ang mapaganda at maiayos ang programa ng Iglesia sa ikapupuri at ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Kahit ako po'y naniniwala, nakasama natin ang Panginoon sa lahat ng ating mga gagawin para po magtagumpay ang ating mga gawain. No, tandaan po natin na nandito tayo hindi para mabigyan ng kaluguran ang ating kapwa-tao, kundi ang mabigyan ng kaluguran ang Diyos na siyang may lalang sa atin. So napakasarap po namnamin ng isang tagumpay kahit na duman ito sa kabiguan. Ang mahalaga ay hindi tayo dapat mawala ng pag-asa dahil sa bawat kabiguan ay may aral na maaari tayong matutunan. To God be the glory. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na binigyan mo uli kami ng paalaala sa pamamagitan ng iyong mga salitang ito. Na minsan, Panginoon, kami ay gusto nang sumuko. Pagod na ang aming pisikal na pangangatawan, pero maraming salamat, Panginoon, dahil sa kapahayagan ng iyong mga salita, natututo at matututo kami, Panginoon, na harapin ang mga bagay na ito. Alam namin, Panginoon, na kulang pa ang aming ginagawa para masuklian ang mga kabutihang ginagawa mo po sa aming buhay. Patawad, Panginoon, kung hindi man namin maabot ang iyong pamantayan. Pero ang mahalaga po, Panginoon, ay meron kaming naisin na mailapit ang aming buhay sa iyo, na mapalalim pa ang aming pananampalataya. Dahil alam po namin, kung hiwalay po kami sa iyo, wala po kaming magagawa. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na maging matatag. Tingnan namin, Panginoon, ang kabutihan na ginagawa mo po sa aming buhay. Dapat ito po ang aming makita para maipagpatuloy po namin ang lahat ng mga gawaing nakaatang po sa aming mga balikat. Hindi po magiging hadlang ang anumang mga bagay, sapagkat ikaw po, O Panginoon, ang dapat naming unang makita bago ang ano paman. Kaya po, Panginoon, tulungan mo kami na maisabuhay ang mga talatang ito, ang mga salitang aming narinig, sapagkat alam namin po, Panginoon, na kung ikaw ay nasa sa amin at kami ay nasa sa iyo, walang bagay na kami hihilingin na hindi mo ipagkakaloob sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga tao na ginagamit mo para kami, O Panginoon, ay lalong ma-inspire na gawin ang mga bagay para lalo po naming mapaganda at maiayos ang programa ng Iglesyang ito. Tulungan mo po, O Panginoon, ang aming mga manggagawa. Ano man, O Panginoon, ang kanilang mga dalahin, kayo po ang nakakaalam. Abutin mo, O Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa. Lalong-lalo po, O Panginoon, kung ito ay patungkol sa paghahayag ng iyong mga salita, wala pong silang naisin kundi ang maihayag ang iyong mga salita, maabot yung mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Kaya ito pong aming online na service na ito, Panginoon, ang aming online na covenant prayer. Dakilang Diyos, patuloy mong pagpalain ang mga anak mong ginagamit sa gawain ito. Alam ko po, Panginoon, na maraming nakakilala sa iyo dahil sa programang ito, at gagamitin mo pa ito, Panginoon,
sa ikapupuri at ikalulualhati ng iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapalang aming tinatanggap mula sa iyo. At ganun din po, Panginoon, ang lahat ng mga kapatiran ng iglesyang ito. Ganun din ang mga taong araw-araw ay nakakasama namin sa ganitong gawain, dakilang Diyos. Kayo po ang nakakaalam ng laman ng kanilang puso't isipan. Ano man o, Panginoon, ang kanilang inilalapit sa iyo, dakilang Diyos. Alam ko po, Panginoon, na hindi maikli ang iyong kamay upang abutin ang kanilang pangangailangan. Pagtagumpayin mo po, Panginoon, ang mga anak mo ito at ipakita ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa kanila. Ganon din silang mga nasa malayong lugar, dakilang Diyos, yung kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Alam ko po, Panginoon, ang malayo sa pamilya ay napakahirap. Pero salamat sapagkat meron kaming Diyos na pinagkakatiwalaan ang aming buhay. Meron kaming Diyos na masasandalan sa lahat ng oras. At alam namin, Panginoon, na ang pangangailangan namin ay nanggagaling sa iyo at ito ay pagkakaloob mo sa amin kung kami ay patuloy na mamuhay ng may katapatan sa iyo na aming Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Aga po sa inyong lahat, mga kapatid, naway ang patuloy na biyaya, patuloy na pag-ibig, patuloy na bendisyon ng ating Panginoon Diyos ay naranasan ninyo at mararanasan ninyo hindi lamang sa araw nito, kundi sa marami pang mga araw na darating sa buhay ninyo. At dahil dyan, halika, samahan mo ako sa diwa ng panalangin at idulog natin ang lahat ng mga bagay, hindi lamang ang ating pinagdadaanan, kundi ang pinakamahalaga, yung ating pagpapasalamat sa lahat ng kanyang mga binigay sa atin. Kilalanin natin ang dakilang anak ng ating Panginoon, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Let us pray. Muli po naming ibinabalik sa inyo, dakila naming Panginoon Diyos, ang lahat ng mga bagay na papuri, pagdakila. Sa lahat ng inyong mga ginawa sa amin, O Diyos, nagpapahayag ito kung gaano kakadakila sa amin at nagpapahayag ito kung gaano kabuti ang aming Panginoon na dumating sa buhay namin. Sinasamahan mo kami sa lahat ng mga pagkakataon at inaalala namin ang kabutihan na iyong ginawa at ipinamalas sa amin, iginawad ang iyong dakilang biyaya para maramdaman namin sa iba't ibang kaparaanan ng buhay. And in this closing prayer of these meditations, dear Lord, I pray that you will continue to bless us, that you will continue to ponder upon us, upon your word, yung salita mo na narinig namin. Ito ang maging laman at palatuntunan ng buhay namin, hindi lamang sa araw na ito, kundi sa mga araw na darating. Dalangin ko sila, O Diyos, sila na dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Sila, O Diyos, na nangangailangan ng iyong gabay at tulong. Nangangailangan ng kanilang personal, nakailangan sa kanilang pangmaterial na bagay. Idinadalangin ko, O Diyos, bigyan mo sila ng lahat ng kanilang mga pangangailangan at madama nila ng lahat ng mga bagay sa buhay na ito, pinakamahalaga, yung magiging tapat kami para maramdaman namin ang tugon ng lahat ng aming mga pangangailangan. Idinadalangin ko ang kabuuan ng aming bayan. Idinadalangin ko, Diyos, ang buong sanlibutan. Idinadalangin ko, Diyos, ang kapayapaan ng bawat pamilya ng tahanan. Idinadalangin ko sila na merong karamdaman na nasa loob ng hospital. Pagagalingin mo, lalo yung mga na COVID-19, i-restore mo ang kanilang physical na kalagayan at patuloy sila na maglingkod sa inyo. Idinadalangin ko, O Diyos, na gamitin mo kami, gamitin mo ang lahat ng may pananampalataya sa inyo na sila magiging salamin at ilaw ng sanlibutan. Ibigay namin ang nararapat para may pagkaloob namin sa iba ang mga bagay na kanilang pangangailangan, lalo ang inyong mga salita, at masasalamin sa amin ang liwanag ni Kristo para kami naman ay magamit sa sanlibutan. Magiging daan kami ng pagkilala sa inyong dakilang pangalan. Salamat sa kabutihan ng lahat, O Diyos, na kanilang ipinamalas sa kapwa. Salamat sa kanilang kaloob sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, dahil naging totoo ka sa kanila at sila naman ay naging totoo sa kapwa nila. At salamat, O Diyos, sapagkat lahat ng mga bagay na nasa amin, tanging ikaw ang nagkaloob nito at inaasahan po ninyo na kami naman ay magiging isang daluyan ng pagpapala sa iba
lalo yung mga nangangailangan sa mga sandaling ito ng kanilang personal na buhay. Magkakahiwalay po kami at dalangin namin at hinihiling po namin sa inyo na igawad mo sa amin ang iyong bendisyon, ang mapayapang buhay, ang masaganang buhay at ligtas na buhay ang siyang sasa amin, hindi lamang sa araw na ito, kundi sa mga darating na marami pang panahon ng aming buhay. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapatid, alam ko po na napagpala kayo sa umagang ito, kaya't hinihiling ko po na mangyari sana na ito po ay inyong i-share. No, i-like nyo po ito at i-share nyo po sa mga taong inyong makakasalamuha. At alam ko po na ito ay ikatutuwa at ikalulugod ng Panginoon. Iniimbitahan po namin kayo sa marami naming gawain sa iglesyang ito. Makasama namin kayo. At doon po sa aming mga programa, doon po sa hindi pa nakakaalam, meron po kaming gawain ng midweek service tuwing Webes po ng gabi, alas 7, 7 p.m. po. At pag-araw po ng Linggo, gusto nyo pong sumama sa amin, welcome po kayo sa aming Sunday School. All level po ito, 9:45 ng umaga po. At pagkatapos po ng Sunday School ay yung aming online divine worship. So inaasahan ko po na kami ay inyong sasamahan, magsama-sama po tayo. At alam ko po na sa ating pang-araw-araw na pagsasama, yan po ay isa pong napakalaking kaluguran na gagawin po natin sa harap ng ating Panginoon. Kaya marami pong salamat at muli naming inaasahan na kayo ay aming makakasama sa darating pang mga araw, lalong-lalo na po sa aming prayer covenant tuwing alas 6 hanggang alas 7 po ng umaga, Lunes hanggang Sabado po. Maraming salamat po. Stay blessed and stay healthy.